Bilang isang tao, mayroon tayong pinapahalagaan sa ating buhay. Isa rito ay ang personal na impormasyon tungkol sa ating mga sarili. Paano kung ang isang taong pinagkatiwalaan mo tungkol sa mga bagay-bagay na pinakaingatan ay siya maglalahad ng mga ito? Ako po si Brian Salazar at dito sa Reporter's Journal, matutunghayan natin ang isang kwento ng isang babaeng itatago natin sa pangalang Rodora, na nasira ang buhay dahil sa pag-aaral na isinagawa ng pinagkatiwalaan niyang man na liksi. Alamin natin ang buong pangyayari mula mismo kay Rodora. Miss Rodora, pwede niyo po bang isalaysay yung mga pangyayari sa inyo? Nakalala ko po siya sa ospital kung saan madalas po ako nagpapatingin. Pakalala niya po sa akin, isa po siyang volunteer. Minsan tumutulong sa mga pasyente, nag-aasa sa mga doktor, at madalas sumasama sa mga medyo. Wala po noon, hindi mga kaibigan po kami. Sinasamahan niya po ako lagi. At minsan siya po ako nag-i-insist na magpapacheck-up daw po ako. Kaso po, bawat check-up po, lagi po sa pagkakataon na lagi kami magkasama, ang dami niya pong tanong. Paulit-ulit po yung tanong niya. At napapalalas na po yung sama namin dalawa tapos nilakalim niya ako sa mga paano-anong bagay. Ano bang meron sa'yo? Bakit nabanggit mo na lagi kang nagpapacheck up, Miss Rodora? Ang totoo po kasi, yan, meron po akong double personality disorder. O yung dalawang katawan sa isang katawan. Yung isa ko pong katawan, medyo masama. Nakakagawa po siya ng masamang bagay na hindi ko po alam, wala po sa ulirat ko na nagagawa ko yung mga ganung bagay. Hindi ko, mahirap pong kontalin yung ganung sakit. Sa oras na mag-trigger yung ganung isang katauhan ko, wala na po akong magagawa. Kaya, pinipilit ko pong hindi paalam sa lahat, pati sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, sa mga trabaho ko, hindi po nila alam yun. Ms. Rodora, hindi mo ba napapansin na baka pinag-aaralan ka na yun? Hindi po, kasi po, kaibigan na po yung tuwing sa kanya. Saka po, sa totoo lang po, malaki naman po yung naitulong niya sa akin. Kung kailangan ko po ng kasama, dahil nga po, wala nakakaalam na iba na may ganito akong sakit, isa po yung sinasama ko. Kaya hindi ko po naisip na, tatayunin niya po ako. Ano bang naging epekto nito sa buhay mo, Ms. Rodora? Nauna po, natanggal po ako sa trabaho, marami pong lumayo sa akin. Kasama na dun yung pamilya ko. Ang sakit kasi dapat sila yung unang makakaintindi sa kalagayan ko, pero hindi nila naiintindihan. Lalo na yung mga kaibigan ko, nilayuan na rin ako. Lahat na po ng kakilala ko, parang di na nila ako kilala. Ms. Rodora, ano po bang gusto niyong mangyari? Gusto ko po siyang kasuhan, gusto ko po siyang makulong. Gusto ko malanasan niya natin yung malanasan ko. Higit pa doon, pero wala na po magagawa eh. Kasi po, pangalan ko si Rana, yung buhay ko si Rana. Wala na po. Parang kahit anong gawin ko, hindi naman, wala naman akong mababago. Pero kaya, sasabis ko na lang po na. Ano po masabi niyo tungkol din sa issue, tungkol sa confidentiality? Binibini ni Rodora. Ma'am, ano po masabi? Maka-reporters journal, wala pong masabi si Binibining Maria Bautista, isang pahigat. Kaya iwan ko na lang po sa inyo. Ano nga ba ang katotohanan ng nangyari? Sa bawat aksyon na ating gagawin, nararapat lamang na ito'y pag-isipang mabuti. Importante rin na wala tayong nagugulo o nasisirang buhay para lang sa pansariling interes. Hindi masamang pag-aralan ang isang tao o bagay, ngunit hindi dapat lumagpas sa kani-kanilang limitasyon. Mabuting pahalagan natin ang katauhan at reputasyon ng isang tao. Muli ako po si Brian Salazar at ito po ang Reporter's Journal.